Good morning! Welcome to Vlogmas Day 13. So, it's December 13, 2017. Current time, 10:34 a.m. Nakatulog ako na umalis sila Alan, tsaka si Brent. Sobrang antok ako kasi ang lamig, tapos kulang din ako sa tulog. Anyways, ngayon nasa harap ako ng vanity ko kasi inaayos ko yung mga gamit ko. Nai-stress ako, ang daming mga nakapatong. I don't like the feeling. It gives me anxiety. I'm going to show you the best I am dealing with. I am. Mag-edit ako ng vlog ko yesterday and also yung Vlogmas Day 11 ko, hindi ko pa na-upload. I have purchased new things a week ago pa. December 3, number 3 ni Brent when we went to Avenues. Tanda ko kasi, yun yung field trip ni Brent in his school. And also yung birthday niya, nag-vlogmas ako nun. Hindi ko lang na-film yung pumunta ako sa Muji kasi we were on a rush. Anyways, i-share ko tong passport organizer. Kumakain ako nito. Potato sticks, baon yun ni Brent tapos sa school, kinakain ko. I know it's not healthy, pero ang sarap. Minsan lang naman. Anyways, this one I got from Muji. Nasabi ko na ba? Yeah, Muji. Sadly, hindi to color black. Navy yung color niya. Kung kilala niyo ako, gusto ko color coordinated yung mga laman ng bag ko. Pero kasi kailangan ko to, kaya eto na lang. Okay na to. At least hindi siya bright color or... Kasi I'm not really into... colorful things, kung mapapansin nyo. It's either white, black. Anyways, navy, medyo close na rin sa basic color. I'm going to show you what's inside for those mom na may mga kasamang anak or yung husband nyo are with you kapag magta-travel, maganda to. At kayo yung magdadala ng passport. Passport namin tatlo. And then I have a pen with me. And then ito yung pera na natira sa akin nung last vacation namin noong June, July. Ayan, may mga pwede pa siyang lagyan. Pwedeng ilagay dito ni Alan yung pera namin kung may pera man kaming pa-uwi. Travel documents, contracts, yung mga iba pang kailangan. It has a zipper pocket here. Nilagay ko yung passbook namin ni Alan sa Pilipinas. And then here, yung printout ng aming ticket, receipt. And then may iba pa akong... Bakit nandito? Tatanggalin ko na lang yun. Anyways, here, credit card slots. And wala naman akong credit card. So, baka ATM lang ilalagay ko dito. And ayaw naman ni Ala ilagay dito yung credit card niya dahil baka raw malaglag. Pero I think it's secured naman. Hindi naman dudulas. Or membership card. Kung ano man yung pwede mailagay dyan. Very convenient. Lalo na kapag pumipila na kayo sa immigration. And... ilan yung passport na bigbig mo. Kasi naman hawak mo siya na nasa kamay mo, may malaglag pa. Tapos yung immigration slip, kapag nilagay mo lang sa, nakasingit ng ganun sa passport, you're not so sure kung secured ba siya na nandun, or yung ticket nyo, at least dito, lahat nandito na. Hindi yung parang, nasa immigration kayo, kumbaga, isa-isahin mo pa yung passport na ilalabas. Eh, ito, pagkatanggal mong ganun, nandito na lahat. So, pila ka na and then meron pa siyang ganito. Also, meron din siyang slip pocket here for your phone. I have the iPhone 7 Plus and it fits perfectly. Meron pa siyang case, ha? O, di ba? So, it's very practical. That is what I like about this. Kaya magulo tong ibabaw ng desk ko kasi last night, nagsisimula na ako magpack. Ako kasi, yung days before we travel, nag-start na ako magpack para alam ko yung mga things na dadalhin ko sa Pilipinas, yung mga hindi ko gagamitin, syempre, hindi ko dadalhin. Ayoko naman na sayang sa space. Though maganda na may options ka, pero wag naman yung sobrang daming options na tipong parang bitbit mo na yung buong bahay. That being said, kaya ko to binili, itong travel makeup case na to, kasi meron na ako, kaso ang laki. Ang laki nung old travel makeup case ko. And for a 12-day vacation, hindi siya practical bitbitin. And kung kilala niyo naman ako, hindi naman ako ma-makeup na tao. I'm into no makeup look. Ito lang. Maganda lang kasi talaga dito. Nakita ko yung loob. Little overview. Nandito yung ibang mga travel. Sure ba sure pa ko. Like this one, lalagyan ng wet wipes. And then, ito, meron siyang space for caddy at ang tawag dito. Pwede mo ilagay dyan yung kung ano-ano. And then, ito yung table. Ipapata mo na ganyan. And then, kapag paalis na kayo, tatanggalin mo na. Ilalagay mo ulit dito. Back to what I'm telling you about this makeup case. What I like about this is meron siyang makeup brush holder. Ayan, tapos mapoprotektahan pa yung bristles, yung brush head. And then may mga slip pocket here. This space is for lipstick. And then this one is for yung mga stick foundation.
So, papansin nyo. Yan. O, diba? Ang hili ko sa mga gintong color. Black and white lang. Very basic. Yan. Ayoko ng colorful eh. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit. Like this one, yung toiletries ko. This one is also from Muji. I love Muji dahil yung color ano nila is... Ito yung mga dinala ko nung last vacation namin. Siguro naman yung mga nandito, hindi pa expired. Pwede pa. Ayan. Ayan akong... Kagawa na lang siguro ako ng separate video, ng proper sit-down video. How I pack my travel makeup bags, my toiletries, para mas, ano naman, mas maganda naman. And magkaroon kayo ng idea. Pagkaan ba magta-travel kayo, how I organize my things. Diba? Para may mapulot kayong mga tips. What else do I want to talk about? Ayan, a little overview lang nung dadaling ko. Pero hindi ba ito final ah? Kasi pag-iisipan ko na naman. Hanggang sa maging contento na ako kung ano yung mga dadaling ko. And sure na ako na gagamitin ko silang lahat. Isang event lang naman yung alam kong pupuntahan ko yung ngayong birthday ni Francesca. Kaya kailangan magdala ako ng makeup. Dahil ako na lang mag-makeup sa sarili ko. O nga pala, may mga nagre-request din ng vanity tour. Hindi pa kasi ako talaga masaya kung ano yung mga collection ko. Kapag okay na siya para sa akin, gagawa ako ng vanity tour. But for now, I will show you a sneak peek of my vanity drawer. I don't have that much kasi tulad na nasabi ko, hindi naman ako ma-makeup. Yan. Okay? And then, I have two drawers na for makeup lang siya. There. See, ayoko nung itsura dahil gumagalaw pa siya. Gusto ko puno siya kapag pinakita ko na. And then here yung, basta yung, yan, dito yung magulo. Pang hair stuff. Okay, sige. Later. Lomi for lunch. Pasensya na, hindi ako gumawa ng cook with me kasi nga madali na ako, pauwi na yung mag-ama ko. Magluluto pa ako ng daing na bangus. So for now, ayan. Papakita ko lang sa inyo. Yung niluto ko for lunch. O sige, later. Aming lunch. Lomi na walang itlog kasi ayaw ni Brent ang itlog. Cup. And then, daing na bangus. Rice. O nga pala, ito yung condiments. Fried garlic. Spring onions. And lemon. Ayun na si Alan kumakain na. Matindi nila. Kanin. Lomi. Daing na bangus pa yan. So, what? Kain. Tulog na. It's already 9 o'clock. Ano yun? Kumukulo yung tiyan mo. Kakatapos yung kakain. Kumukulo na naman. Okay. Uy, enough na yun. Enough na. Enough na yung phone. Pinayagan na namin siya mag-phone kasi tomorrow. No homework. Wala naman siyang homework tsaka wala nang exam. Actually, for this week. Next week, meron na naman. So, bawal siya mag-video games. Bawal siya mag-phone na naman. So, Saturday? 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 Ano Saturday? Saturday. Every Saturday. What? Oh, Saturday. Hindi siya pwede. Pero bukas, pag-uwi mo, pwede ka na mag-phone, mag-video games. Pero I don't want to hear you saying bad words. Alam ko yung pinili namin na Call of Duty. Alam ko. R18 yun eh. May mga foul words, may mga bad words. Though alam ni Brent yung mga bad words na he's not supposed to say. Kailangan pa rin bantayan, tutukan. Kasi alam mo yun, the more na naririnig mo yung bad words. Ako kasi hindi ako nagsasalita ng bad words sa inga. May bata. Pero, kailangan pa rin bantayan kasi the more na naririnig, yung parang bigla ka na lang, out of the blue, bigla mo na lang mababanggit yung word na yun kahit na hindi mo sinasadya. Okay? O, sige. Good night na. Good night. Okay. Good night. See you again tomorrow. Ina-upload ko na ngayon yung Vlogmas Day 11. Vlogmas Day 12. I-edit ko pa lang. Ayan na naman. Behind na naman ako. Anyways. Okay. Good night na kami. Haba na naman to. See you guys tomorrow. Gracias amigos. Hasta luego. Bye.